16 years of marriage. Was there a point na muntik na kayo maghiwalay? Yeah. Talaga? Quite a number. This is part of your story that I don't know. Yeah. Paano? Bakit? Medyo matagal na yung ano eh. I think it was a period yung mga, di ba parang papunta sa 7-year itch. Oh. So, merong time na. Were you itching? No, I don't think it was... Hindi kasi, di ba? Ano ba yung question? Oh. Nagagawa ko lamang po ito na sobrang close sa akin si Dingdong. I mean, no, I want it clear, yeah. No? No, it was just like, for instance, yun nga, di ba? Dahil selosa siya. So, there are times na parang feeling ko yung pagsiselos niya was already... Parang too much. Too much. Na hindi pero, naman parang... Pero meron namang pagsiselos na I'm sure marami mga ka-relate na mga kababaihan. Pag nagsiselos naman ng isang babae, hindi ibig sabihin na insecure. Hindi lang yun ang ibig sabihin na insecure siya. Ibig sabihin, meron lang siyang... Minsan meron lang siyang hinahanap na... Na assurance or dun sa taong yun... Na i-acknowledge ka kung ano na yung position mo sa... And during that time, hindi mo nararamdaman yun. I mean, sa taong yun. 7 years. Oh, no, parang she felt, kaya nga parang hindi ko daw na ipaparamdam sa kanya. Oh. So we had to... Siyempre, inisa-isa namin yun. But at that time kasi, siyempre parang eto ko, andito siya, hindi kami nagtutugma. Iba yung pag-iisip ko. So paano kayo nag-connect? Diyos. Ayun. Kasi you put God again in the center of your life. Because of that time talaga. I remember our pastor was really, you know, became involved. Somebody came in. Kayong dalawa, if you were to sing a song right now, that would describe your life. You know, just a duet, just a few lines. Pinangako ko sa may kapal na iibigin ka ng tunay. Pinangako ko sa sarili, ito'y panghabang buhay. Ganda, panghabang buhay. Last time. Tonight with Boy.